Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos sumama ni Gio sa kanyang ama, ay hindi na nga mapakalipay itong si Doktora. Nagpunta siya sa tahanan ng kanyang kaibigan na si Carol upang doon ay pag-usapan nila ang kanyang problema. Bumisita si Jill sa bahay nila Max dahil inakala nito na magpupunta doon si Gio, ngunit hindi naman natuloy ang kanyang anak. Dahil sa disappointment, kaya naman kung ano-ano ng bagay ang pumapasok sa isip ni Jill. Sinugod nito ang bahay nila Lexi upang makausap ang kanyang ex-husband. Pero wala rin na pala doon si Doktora Jill. Sa labis niyang kalungkutan ay dumiretso siya sa bahay nila Carol. Inaya siyang uminom nito, ngunit tumanggi naman si Doktora. Sinabi ni Jill na hindi nga raw niya hahayaan na lumaki itong si Gio sa poder ng kanyang ama, sapagkat makukuha lamang daw ni Gio ang ugali ni David. Sinabi ni Carol na hindi na nga raw bata pa itong si Gio. Ayon naman kay Jill ay 17 anyos pa lamang daw ang kanyang anak. Sagot naman ng kanyang kaibigan na siguradong iniisip na ni Gio na alam na niya ang kanyang ginagawa, na para bang nauunawaan na nila ang lahat ng sitwasyon. Ganoon din naman daw kasi sila noon, nung kaparehong edad lamang nila si Gio. Payo naman ni Carol na huwag nang mag-alala pa itong si Jill. Bagamat hindi raw naging mabuting asawa si David noon kay Jill, ngunit nababatid naman ni Carol na hindi raw sasaktan ni David ang kanilang anak at hindi niya nga raw ito papabayaan. Ang mahalaga nga raw sa ngayon ay ligtas at maganda ang kalagayan ni Gio. Sumasakit na ang ulo ni Jill kakaisip sa kanyang anak. Kaya naman nagpaalam na nga rin ito kay Carol at sinabing uuwi na nga raw upang makapagpahinga. Sa inyong palagay, dapat na nga bang makinig itong si Jill sa payo ng kanyang kaibigan? Makatutulong ba kung magbibigay ng espasyo itong si Jill sa kanyang anak na si Gio? Yan ang ating aabangan para sa araw ng Martes. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig and God bless us all.